O di ba binong bagong dating tayo dito, sobrang hirap ng buhay. Mm. O halos lahat tayo, sabay-sabay tayo. O pare-parehas tayo, kaya yung mukha ko nung tagaktak ng ano. O tigyawan. Tigyawan sa stress. O, kami kaya, Mia. Buti na lang din, nakajakpat tayo, no? Yan. O. Kami kaya, kailan kaya kami magyaman? Kailan kayo magyaman? O, yung kailan. Sikreto ng pagyaman. O, ganito. Sabihin ko sa iyo, Ate Annalyn, kung ano dito ng pagyaman. Una, unang gawin mo, lumapit ka kay Lord. Oh, yung mga pangarap mo, yung buhay mo, i-ano mo sa kanya, ipagkatiwala mo sa kanya. Tapos syempre samahan mo ng ano, determinasyon. Oh, diskarte. Yung paglapit sa kanya. Tapos pangalawa, sipag at diskarte. Tapos, siyempre, pangatlo, siyempre, pangarap. Mangarap ka. Kasi nagsisipag ka nga. O, tamang sipag lang. Wala ka namang pangarap. O, walang ano, para magsipag ka. Walang target. O, walang target. Dapat may target ka. O, parang sa amin, grabe yung pagsisipag namin. Kasi ang target namin, magkaroon kami ng house in lot. O, nangyari, di ba? Dahil sa pagsisipag namin. O, siyempre, habang nagsusumikap ka, nag-aano pa, siyempre, anong tawag nun? Yung pahalagahan mo yung mga blessing na dumarating sa'yo. O palabuin mo. Kasi, nagsipag ka nga, dumating yung blessing, tapos binaldas mo. Tapos? O, walang nangyari. Ulit ka na naman sa umpisa. O, ayun, pag may dumating na blessing, kapag na-bless ka na, pahalagahan mo. Bisyo mo, tanggalin mo. Ay. Tapos, habang inaano mo yung pangarap mo, syempre, andyan yung pagsubok, andyan yung, andyan yung tukso, andyan yung mga pagsubok talaga, na may mga maninira sa'yo, may mga, parang ayaw kang umangat. Syempre, hayaan mo lang sila, minsan kasi nakakapatol din, pero syempre, dahil na kay Lord tayo, mas nangingibabaw yung kabutihan ng puso natin, ganun yun. Ganun Ate Annalyn. Oo, ganun lang yun, ang sikreto ng pag-unlad ng buhay. Ganyan pala rin. Ganyan talaga. O, kasi lahat naman tayo, nakaranas ng hirap sa buhay. Pero hindi kurkit may blessing, waldas dito, waldas doon, waldas dyan. Oo, kahit sabihin pa nilang kuripot ka, madamot ka, huwag mong pansinin. Kasi nagsumikap ka nga, parang sa amin, sumikap kami. O syempre, kailangan pahalagahan. Tumutulong kami, pero yung sakto lang, yung kaya lang namin itulong. Kasi nga, hindi naman kami as in mayaman na nagsusubra sa pera. Kumbaga sakto lang, yung sakto lang, pinapalago namin. Para sa susunod na mga henerasyon, yung kunting tulong namin, mas madagdagan pa. O, ganun yun. Dapat ganun yung mindset mo. Kasi kami, nagsumikap talaga kami kasi para pagdating ng araw, kahit unti-unti, may maitulong, ganun, kahit paunti-unti lang. Hindi naman mahalaga yung tulong mo. Importante yung pagtulong mo, nasa puso mo eh. Kahit makapagbigay ka lang ng isang kilong bigas, yun nga yung ano mo eh, nasa puso mo eh. Alam, magbigay ka lang isang kaba niyang nasa puso mo, isang kilo. Walang hindi yung bless. Walang blessing doon. Kumbaga, hinanakit lang yun kasi masama yung loob mo. Napipilitan ka. Napipilitan ka. Tumulong ka nga ng 20 mil. Pero ang gusto mo lang itulong eh, 1,000. Asan yung blessing doon? Wala. Kasi masama yung loob mo eh. Ganun yun. Siyempre, habang umaangat ka, ang priority mo, pamilya mo, kasi buti sana kung lahat kayo mayayaman. Diba? Parang sa amin, buti sana kung lahat kami mamayaman, ang galing kami sa magandang buhay. Hindi, pari-parehas kami mahihirap. Anong nangyari? Ayan natin lang ganyan lang. Kaya patuloy lang kayo magsipag na kayo, diskarte sa buhay. Siyempre, unang-una sa lahat, kailangan na kay Lord ka lagi. Hindi man tayo perfecto, pero naiiwasan mo yung mga bagay na paggawa ng mga maling gawain. Kumbaga, mali na pala to. Ako minsan, kapag pag masasaktan ako, patula ako eh. Pero pagdating ng nare-realize ko din, bakit ko nagawa yun? Nagawa ko yun kasi nasaktan din ako, tao lang ako eh. Ganun yun. Siyempre, nangikibaw ka na ang kutihan ng puso natin. Kaya na, kain na tayo! Kain na. O, pinirhan nyo sila ng